Welcome sa Bako Recaps. Ngayong araw ay itikwento ko sa inyo ang buong season 1 ng Ghost Fighter live action mula sa Netflix. Nagsimula ang pelikula sa bayan ng Saraya, Shiki na mayroong napakalaking sinkhole. Sa sinkhole na ito ay lumabas ang isang demon worm at lumipad. Sa paglipad nito ay nadaanan niya ang siga na si Eugene na kasalukuyang nagka-cutting class sa rooftop ng kanilang school. Sinundo siya ng kababata niya na si Jenny na napagutusan ng teacher ni Eugene na sunduin siya. Sa baba ay naglalakad ang estudyanteng si Kirino nang bigla na naman siyang palibutan ng kanyang mga bully. Araw-araw siyang ginugulpi ng mga ito at ninanakawan ng pera. Sa kalagitnaan nito ay sinagip siya ni Eugene at dahil kilala na siyang siga sa school ay hindi na nakapalag ang mga bully. Nahuli si Eugene ng isang teacher na inakalang nag-uumpisa na naman siya ng gulo. Pinagalitan siya ng teacher ngunit binangga at dinaanan lang niya ito. Dahil ayaw talaga ni Eugene na sinisermonan at pinapagalitan ay nag-cutting na lang siya ng klase. Sa kanyang bahay ay makikita ang kanyang lasinggerang nanay na si Victoria na nanonood ng isang interview sa businessman na si Mr. Valdez. Gamit ang kita ng kanyang kasino ay binili niya ang buong sinkhole sa bayan. Plano niya na gawin itong entertainment business para na rin daw sa ikabubuti ng mga residente sa bayan. Pagpasok niya sa bahay ay agad siyang sinermonan ng kanyang nanay na hindi na nagduda na nag-cutting na naman siya. Nagpatimpla ng kape si Victoria at sumunod naman si Eugene. Sa kalagitnaan nito ay sinisermonan pa rin siya ng kanyang nanay kaya naman ay napagpasyahan niyang lumabas na lang para magpalamig ng init ng ulo. Ngunit sa labas naman ay inabangan siya ng karibal niyang si Alfred kasama ang mga alagad niya. Napag-alaman natin na madalas silang magsuntukan at niminsan ay hindi pa nananalo itong si Alfred. Sa araw na ito ay muli niyang hinamon si Eugene at nangako pang mananalo siya. Nagkulang ang itlog niya sa galing ni Eugene sa pakikipaglaban. Sa huli ay ayaw pa rin niyang sumuko hanggang sa iwan siya ni Eugene. Nagpatuloy si Eugene sa kanyang paglalakad papuntang Yukimura Diner para kumain ng ramen. Bago pumasok ay nakatagpo niya ang batang si Masaro na nilalaro ang kanyang bola. Sa isang kalapit na kalsada ay makikita ang isang mabigat na traffic. Napunta ang eksena sa isang driver na kumukulo na ang dugo dahil nasa nasabing traffic. Hindi niya napansin ang demon worm sa kanyang mukha. Dahil attracted ang mga ito sa negative energy ay pinasok nito ang katawan ng driver at kinontrol ito na naging sanhi ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Balik sa Yukimura Diner ay pumasok si Jenny kasama ang kanyang mga kaibigan para kumain din. Nang makita ng dalawa si Eugene ay natakot sila at mag-back out sa kainan. Nakita ni Jenny si Eugene at muling nag-away ang dalawa. Sinabi ni Jenny na sana daw ay sinasabi niya sa mga teachers ang katotohanan na pinagtatanggol lang niya si Kirino mula sa mga bully para hindi siya laging napagkakamalang delinkwente at barumbado. Suplado siyang sinagot ni Eugene at sinabi naman ni Jenny na bahala na siya sa buhay niya. Tila babaliwala ang lahat ng ito kay Eugene at nang maubos ang kanyang pagkain ay naglakad na siya palabas. Bago siya tuluyang makalabas ay sinabi ni Jenny na sana daw ay mamatay na siya. Sa labas ay napunta na sa kanilang eskinita ang out of control na truck. Iniwasan ito ng mga tao ngunit hindi ito napansin ni Masaro na busy sa kanyang paglalaro ng bola. Mabilis siyang sinagip ni Eugene ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan siya ng truck. Lumipas ang ilang sandali ay nagising siya mula sa ingay ng ambulansya. Nagtaka siya nang makita niya ang kanyang sarili na sinusubukang i-revive ng isang rescue team. Nang hindi ito gumana ay isinakay na siya sa ambulance at agad namang sumama dito si Jenny na nag-aalala sa kanya. Naninigang kanyang itlog ng tumigos sa kanyang katawan ng isang rescuer at sa wakas ay naisip na rin niyang baka nga patay na siya. Naputol ang eksena sa isang kwento kung saan noong unang panahon daw ay magkasama ang mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Palagi raw inaatake ng mga yokai mula sa mundo ng mga halimaw ang mga tao. Kaya naman ay napagpasyahan ng spirit world na gumawa ng harang sa pagitan ng dalawang mundo. Kaso lang daw sa kasalukuyan ay tila ba may lagusan na mga yokai papunta sa mundo ng mga tao. Narealize na ni Eugene na patay na nga siya at isa ng multo ngayon. Nagpakita sa kanya si Charlene at nagpakilala na katumbas siya ni kamatayan sa kultura ng mga Japanese. Muli niyang binasa ang data ni Eugene na nagsabing isa siyang salot sa lipunan. Binisita ng dalawa sa ospital si Masaro na galos lang ang tinamo mula sa aksidente dahil sa kabayanihan ni Eugene. Dahil sa kanyang nasagip na buhay ay masaya nang tinanggap ni Eugene ang kanyang sitwasyon at sinabi kay Charlene na handa na siyang mapadala sa langit man o impyerno.
sinabi naman ni Charlene na isang anomaly ang kanyang pagkamatay at hindi inaasahan ng spirit world na gagawa ng kabutihan ng isang salot sa lipunan na kagaya niya. Kaya naman ay imbis na sa langit o impyerno ay sa spirit world mismo siya dadalhin. Dinala siya ni Charlene sa spirit world kung saan nakilala niya si Master Jericho na kasalukuyang sinasala ang mga kaluluwa kung mapupunta ba mga ito sa langit o impyerno. Sinabi sa kanya ni Jericho na plano niyang buhaying muli si Eugene. Kapalit daw nito ay gagawin siyang isang spirit detective. Ang magiging trabaho niya ay i-solve ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga yokai. Kagaya na lamang ng Demon Worm na sa di malamang dahilan ay nakatakas mula sa mundo ng mga halimaw at pumunta sa mundo ng mga tao. Tumanggi si Eugene at sinabing wala naman daw maghahanap at makakamiss sa kanya mula sa mundo ng mga tao. Samantala, pumunta si Mr. Valdez sa kanyang kasino at kinausap si Don Paquito. Nalaman niyang malaki na ang nawaldas na pera ni Don Paquito mula sa sugal kaya naman ay nagsuggest siya na tumaya sa number 22. Nagulat siya nang tumama ito na naging dahilan para mabawi niya ang kanyang pera. Inakala ni Don Paquito na merong dayaan sa kasino ngunit sinabi ni Valdez na isa lamang itong swerte. Nag-usap ang dalawa patungkol sa biniling property ni Mr. Valdez mula kay Don Paquito na walang iba kundi ang sinkhole. Sinabi ni Mr. Valdez na wala naman daw kayamanan doon ngunit sa sobrang lalim daw nito ay tila ba aabot ito sa mundo ng mga halimaw. Pag-uwi niya ay tinignan niya ang latest update sa kanyang plano para sa sinkhole. Pinuntahan ni Charlene si Eugene na ayaw pa ring mabuhay. Nag-suggest si Charlene na bisitahin nila ang mismong lamay ni Eugene sa pag-asang magbago ang desisyon nito. Doon ay nakita niya si Kirino na habang papunta doon ay biglang kinorner ng mga bully. Kinuha ng mga bully ang kanyang abuloy para kay Eugene at nang subukan niyang lumaban ay muli siyang ginulpi ng mga ito. Buti na lang ay dumating si Alfred at inatake ang leader ng mga bully. Pagtapos ay nilabas niya ang frustration niya kay Eugene dahil namatay siya bago pa man siya makaisang panalo. Sa kanyang lamay ay nakita niya ang kanyang nanay na nagluloksa. Nandoon rin si Masaro at ang kanyang nanay para magbigay ng kanilang pakikiramay. Kinahapunan ay sila Victoria at Jenny na lang ang natira. Naiyak si Jenny dahil nagigilty siya sa kanyang mga huling salita na binanggit kay Eugene noong nabubuhay pa siya. Kinagabihan ay muling ginulpi ng mga bully si Kirino at sa kasamaang palad ay wala na si Eugene para sagipin siya. Napag-isipan ng mga bully na sunugin siya at nang maisip ang kanyang nalalapit na kamatayan ay napuno siya ng negative energy. Kaya naman ay na-attract sa kanya ang Demon Worm na agad pumasok sa kanyang katawan at kinontrol ito. Narinig ni Alfred ang kakaibang sigaw at nagmadaling puntahan ito. Samantala, nabangga ng out of control na si Kirino ang isang motor na dahilan para tumigas ang gasolina nito. Tumakbo ang mga bully at nasaksihan naman nila Alfred ang kalagayan ni Kirino. Pinuntahan ni Eugene si Jenny sa kanyang bahay at na-realize na meron palang nagmamahal sa kanya. Naramdaman ni Jenny ang kanyang presensya at nagmadali siya na puntahan ang bahay ni Eugene. Napagdesisyon na naman ni Eugene na gusto na niyang muling mabuhay at agad naman hinanda ni Charlene ang procedure para dito. Agad nakita ni Victoria ang pagbabago sa kulay ng balat ni Eugene. Naputol ang eksena sa spirit world kung saan sinabi ni Jericho na malapit nang matapos ang procedure ngunit sa kasamaang palad ay kumalat na ang sunog sa lugar. Sinabi ni Jericho kay Eugene ang patungkol sa taong sinaniban ng yokai sa lugar at agad naman niya itong pinuntahan. Nagpupumilit naman si Victoria na pasukin ang kanyang bahay dahil na nasaksihan niyang bumabalik na sa pagkabuhay si Eugene. Narinig ni Jenny ang lahat at nagkusa ng pasukin ang bahay at agad naman siyang sinundan ni Eugene. Doon ay pilit niyang nilalabas ang katawan ni Eugene habang pinapagalitan naman siya ng multo ni Eugene dahil sa kanyang pagiging reckless. Nawala ng malay si Jenny at biglang nalaglag ang isang kahoy at aksidente namang nagamit ni Eugene ang kanyang spirit energy para siluhin ito. Nakiusap si Eugene kay Jericho na iligtas si Jenny at nangako siya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya para lang dito. Umayag si Jericho sa kanyang request at ginamit ang kanyang kapangyarihan para mabilisan at tapusin ang procedure. Nanginig ang itlog ni Victoria nang makitang buhay na muli ang kanyang anak. Samantala, pinagtulungan nila Alfred at ng kanyang mga alagad ang yokai. Isa-isa sila nitong pinatumba at maging si Alfred ay walang nagawa laban sa yokai. Bago siya tuloy ang paslangin nito ay hinarap ni Eugene ang yokai at sinabi naman ni Jericho na kailangan niyang matanggal ang Demon Worm mula sa katawan ni Kirino bago pa mahuli ang lahat. Sinabi ni Jericho ang patungkol sa spirit energy na isang kapangyarihan kung saan kailangan niyang i-focus ang energy na ito sa isang parte ng katawan niya.
Nahirapan siya sa turo ni Jericho kaya naman ay sinabi ni Charlene na aksidenteng nagamit na niya ito kanina. Nag-evolve na ang yokai sa katawan ni Kirino at nagkaroon nito ng mas malakas na control sa kanyang katawan. Nagawa ni Eugene na ibuhol ang yokai sa isang cable at nagamit niya ito sa kanyang advantage. Nakawala ang yokai mula dito at muling naglaban ang dalawa hanggang sa masaksak nito ang isang gasol. Nagawa nilang pareho na makasurvive mula sa pagsabog na ito. Nagawa ni Eugene na ipin down ang yokai at ginamit niya ang pagkakataon na ito para kausapin si Kirino at palakasin ang kanyang loob. Narinig siya ni Kirino at nabawasan kahit papaano ang kanyang negative energy na naging rason para makapagsalita siya saglit at hingin ng tulong ni Eugene. Gamit lang ang kanyang itlog ay nagamit ni Eugene ang spirit energy sa kanyang kamao. Nang suntukin niya si Kirino ay lumabas na ang demon worm mula sa katawan nito. Nagising si Alfred at ang kanyang mga tauhan. Naninig ang itlog ni Alfred nang makitang buhay ang kanyang karibal. Umaga na nang mabalikan ni Eugene ang kanyang nanay at si Jenny. Nag-usap naman sila Charlene patungkol sa 3 artifacts na hindi raw pwede mapunta sa masasamang kamay. Sa isang lugar ay makikita ang mga halimaw na inaatake ang mga sundalo para nakawin ang nasabing mga artifacts. Sa huling eksena ay nagpakita sila Vincent, Dennis at Goki at pinaslang ang mga halimaw para agawin ang 3 artifacts. Nagsimula ang episode sa pagkuha ng yokai na si Goki sa isa sa 3 artifacts na tinatawag na Orb of Bast. Lumipas ang ilang araw sa isang lugar ay makikitang naglalaro ang mga bata. Nilapitan ng isang bata si Goki at tinanong kung ano ang bagay na hawak niya. Sinabi niya na espesyal ang bagay na ito at di nagtagal ay ginamit na niya ang kapangyarihan nito para i-extract ang kaluluwa ng mga bata sa paligid at ipunin ang mga ito sa loob ng Orb of Bast. Samantala, pinapractice naman ni Eugene ang Ray Gun o Spirit Gun at makikitang hirap pa siya sa paggamit nito. Minamadali siya ni Jericho na matutunan ito dahil kailangan na nilang mabawi ang 3 artifacts na ninakaw nila Vincent, Dennis at Goki. Kung hindi daw nila mababawi ito ay malalagay sa matinding panganib ang mundo ng mga tao. Binigyan siya ng tip ni Jericho na gamitin ang kanyang puso para mas maayos na ma-channel ang kanyang spirit energy. Nakita nila sa salamin ang mga bata na tinanggalan ni Goki ng kaluluwa. Agad na pinuntahan nila Eugene at Charlene ang mga bata sa ospital. Sinabi ni Charlene ang patungkol sa Orb of Bast. Tinanong ni Eugene kung paano nila matutulungan ang mga bata. Sagot naman ni Charlene na kailangan lang nilang bawiin ang orb kay Goki bago pa mahuli ang lahat kapag kinain niya ang kaluluwa ng mga bata. Binisita naman ni Alfred ang kanyang mga bata sa parehong ospital. Kumingi siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya napagtanggol ang tatlo laban kay Kirino. Sa baba ay nagkasalubong sila nila Eugene. Tinanong niya kung paano niya natalo si Kirino kagabi. Sinabi ni Eugene ang patungkol sa kanyang spirit powers at pinigilan naman siya ni Charlene sa pagsagot dahil hindi pala pwedeng ipagkalat ang patungkol sa spirit world. Nang umalis si Eugene ay binanggit ni Alfred sa kanyang mga alagad ang patungkol sa babaeng nakakimono ngunit sinabi nila na wala naman daw silang nakitang babae. Inakala nila na nababaliw na siya ngunit dahil dito ay naghinala na si Alfred na baka totoo nga ang sinasabi ni Eugene patungkol sa spirit powers. Sa labas ay sinabi ni Charlene kay Eugene na sa tatlong magnanakaw ay si Goki ang pinakamapanganib dahil mahilig siyang kumain ng mga kaluluwa ng mga bata. Napagod sila sa kalalakad para hanapin si Goki kaya naman ay umalis muna si Eugene para kumain. Tumungo siya sa Yukimura Diner at doon ay sinalubong siya ni Masaro para personal na magpasalamat sa pagsagip sa kanyang buhay. Nakita ni Eugene na tila ba malungkot ang bata at nabanggit naman ang nanay nito na dahil daw nasa ospital ang mga kalaro ni Masaro matapos mawala ng mga malay. Nagkaroon ng ideya si Eugene sa kinaroroonan ni Goki kaya naman ay tinanong niya ang nanay kung saan sila nakatira. Doon ay naabutan niyang nawala ng mga malay ang mga bata. Nakita niya ang isang matabang lalaki na hawak-hawak ang isang bilog na bagay. Hinabol niya ang lalaki at nang tumakbo ito ay wala na siyang duda na siya si Goki. Doon ay nakita na lamang niya ang orb sa lupa. Nilapitan niya ito nang di na mamalayan na nasa likod na pala niya si Goki. Agad siyang inatake ni Goki na galit sa pangbubuntot niya. Gamit ang kanyang liksi ay inilogan niya ang mga atake ni Goki. Nagtago siya sa kotse at nakitang pinapanood ni Dennis ang kanilang laban.
Nagpatuloy ang laban at sa isang atake ay umilag si Eugene sa pagpasok sa loob ng isang sasakyan na madali namang binalibag ni Gopi. Nang makita niya na wala si Eugene sa loob ay agad niyang tinignan ang ibang kotse. Sinusubukan naman ni Eugene na gamitin ang ray gun at nang hindi niya ito magawa ay sinugod na lang niya si Gopi. Dahil dito ay nalagay siya sa alanganin at bago siya tuluyang mapaslang ni Gopi ay biglang dumating si Masaro at binato si Gopi. Nagutom si Gopi nang makita ang bata kaya naman ay dali niyang kinuha ang Orb of Bast. Pinigilan siya ni Eugene at pinatakbo si Masaro. Sa huli ay nagawa ni Gopi na kunin ang kaluluwa ng bata. Bago ito makain ni Gopi ay binuhos ni Eugene ang buo niyang lakas para pulutin ang isang cutter at sugurin si Gopi. Pinasok niya ito sa bunganga ni Gopi at sa kagustuhan na maligtas ang bata ay matagumpay na niyang nagamit ang ray gun. Natalo si Gopi at nawala ng malay. Ang mga kaluluwa naman sa orb ay napakawalan at nagsibalikan sa katawan ng mga batang biktima. Kinagabihan sa mansyon ni Don Paquito ay makikita ang isang yokai na kanyang binihag. Siya si Micaela na ipinambayad pala ni Mr. Valdez kay Don Paquito kapalit ng sinkhole. Ang kanyang mga luha ay nagiging crystal gems. Ngunit hindi nasusulitan si Don Paquito sa kanya dahil mahirap siyang paiyakin at kailangan pang sinasaktan bago mapaluha. Nang matapos sila ay naiwan ang isa sa mga tauhan ni Don Paquito na naaawa kay Micaela. Kaya naman ay nangako siya na konting hintay na lang ay magagawan rin niya ng paraan kung paano mapapalaya si Micaela. Sa parehong gabi ay ginamit ni Vincent ang isa sa 3 artifacts na tinatawag na Shadow Sword. Inislice niya ang sarili niya gamit ito para mas palakasin ang kanyang yokai powers. Kinaumagahan habang naglalakad si Alfred ay nakita niya si Eugene kasama si Charlene. Bumuntot siya sa dalawa at narinig ng dalawang itlog niya na pinag-uusapan nila ang yokai na si Dennis. Sinabi ni Charlene na nakay Dennis ang isa sa mga artifact na tinatawag na Darkness Mirror. Sa kabilugan ng buwan ay may kapangyarihan daw ito na tuparin ang kahit anong kahilingan ng may-ari. Natapos ang usapan at naninig ang itlog ni Alfred nang makitang naglaho si Charlene. Sa kalsada ay nakasalubong ni Eugene si Dennis. Palihim niya siyang sinundan patungo sa isang underground market kung saan nakita niyang bumili ng mga bulaklak si Dennis. Pinagmamasdan naman nila Charlene ang buong pangyayari at walang duda si Jericho na alam ni Dennis ang pangbubuntot sa kanya ni Eugene. Wala ka masirin, so. Patuloy na bumuntot si Eugene hanggang sa makarating sila sa isang ospital. Sumunod siya hanggang sa loob kung saan nawala na sa kanyang paningin si Dennis. Biglang sumulpot si Dennis na naka-formal attire pa. Sinabi niya kay Eugene na ibabalik din daw niya ang Darkness Mirror matapos matupad ang kanyang kahilingan. Biglang may babaeng nagsabi ng pangalang Jograt at napag-alaman natin na siya pala ang nanay ni Dennis. Araw-araw siyang binibisita at inaalagaan ni Dennis dahil meron siyang malubhang sakit at less than a month na lang ay maaari na siyang mamatay. Nakaramdam ng matinding awa si Eugene sa kanila. Sa labas ay pinaliwanag ni Dennis ang buong sitwasyon. Sinabi niya na Jograt daw ang pangalan na ginagamit niya sa mundo ng mga tao. 17 years ago daw ay napuruhan siya sa kanyang kalaban. Para makatakas at mabuhay ay sumanib siya sa isang sanggol sa sinapupunan. Paglaki daw niya ay iiwan niya ang magiging nanay niya. Nagbago ang lahat ng magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang nanay. Hindi niya inakala na posible pala para sa mga yokai ang makaramdam ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Kaya naman ay magwi-wish daw siya sa Darkness Mirror na pagalingin ang kanyang nanay at sa oras na mangyari yun ay ibabalik rin niya ang artifact. Naiiyak si Charlene sa kwento niya at hiniling na sana nga ay matupad ang wish ni Dennis para masaya na silang magsama ng kanyang ina. Sinabi ni Jericho na medyo imposible ang hiling ni Charlene. Nakita ni Alfred ang kanyang bata na napuruhan mula sa laban kinagabihan. Narealize niya na kailangan niyang magpalakas para hindi na ito muling mangyari. Sa Yukimura Diner ay iniisip ni Eugene kung dapat nga bang ituring na masama ang mga yokai na kagaya ni Dennis. Naguguluhan siya dahil nga pwede palang mag-develop ng pagmamalasakit at pagmamahal ang mga ito. Sinabi ni Jenny sa kanya na dapat may sariling pananaw siya sa mga ganitong bagay at hindi dapat sumunod na lang sa pananaw ng iba. Bago pa man siya makasutsut ng noodles ay biglang dumating si Charlene at sinabing may emergency daw. Sinabi niya na meron palang kapalit ang paghiling sa Darkness Mirror na walang iba kundi ang buhay ng nilalang na hihiling mula dito. Nakita nila na magbibilog na ang buwan kaya nagmadali na sila para puntahan ang ospital. Naninig ang itlog ni Charlene dahil matagal na pala siyang nakikita ng normal na taong ito. Dahil sa sinapit ng kanyang mga bata mula sa yokai ay pinayuhan niya si Eugene na masasama ang mga yokai at hindi dapat tulungan.
Ngayon pa man ay tinakbo pa rin nila Eugene ang ospital at sumunod naman si Alfred. Nang magbilog na ang buwan ay hiniling na ni Dennis na sana daw ay magkaroon ng mahaba at masayang buhay ang kanyang nanay. Hindi nagtagal ay napunta na siya sa isang realm kung saan ibibigay na niya ang kanyang buhay bilang kapalit. Dumating si Eugene at tinangkang pasukin ang realm para sagipin si Dennis kaso lang ay pinigilan siya ni Alfred. Inamin ni Alfred na ayaw niyang mamatay si Eugene dahil hindi pa siya nananalo ni isang beses sa kanilang suntukan. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Eugene na pumiglas at pasukin ang realm. Doon ay pinigilan niya si Dennis sa kanyang binabala. Dahil nasaksihan niya ang pagluluksa ni Victoria sa kanyang pagkamatay ay sinabi niya kay Dennis na labis na malulungkot din ang kanyang nanay kapag namatay siya. Sa di inaasahang pangyayari ay sinabi ni Eugene sa Darkness Mirror na kunin ang kalahati ng kanyang buhay bilang kabayaran sa wish ni Dennis. Di nagtagal ay bumagsak na sila pabalik ng mundo ng mga tao. Doon ay labis na natuwa si Dennis nang makita na magaling na ang kanyang nanay at tinanggap ng Darkness Mirror ang kanilang 50-50 payment. Natuwa sila Eugene sa kanilang nasaksihan at sa labas ay taimtim na nag-usap ang dalawa. Humingi ng tawad si Alfred sa pag-aakalang kalaban ang lahat ng mga yokai. Nagkamabutihan ang dalawa at nagpalibre pa nga si Eugene sa kanya ng bagong noodles kapalit ng hindi niya nakain. Samantala, dahil sa Shadow Sword ay tinataglay na ni Vincent ang Evil Eye. Tinapat niya ang isang crystal gem dito at dahil sa Evil Eye ay natrace niya ang isa pang piraso nito. Agad niyang hinabulan sa sakyan na naglalaman ng isa pang crystal gem. Nang masira niya ang kotse ay tuluyan na niyang minakaw ito. Nagalit si Don Paquito nang malaman na nanakaw ng yokai ang crystal gem na pinaghirapan nilang makuha. Nagsisisi na siya na ipinagpalit pa niya ang sinkhole para kay Micaela. At dahil ayaw niyang mapasama sa gulo ng mga yokai ay tinawagan niya si Mr. Valdez at sinabing gusto na niyang bawiin ang sinkhole at ibalik si Micaela. Pinakalma siya ni Mr. Valdez at sinabing dalhin sa kanyang tower si Micaela at siya na ang bahala na magpaiyak sa kanya para mag-produce ng maraming crystal gems. Huwag din daw siyang mag-alala dahil meron silang proteksyon mula sa mga yokai na walang iba kundi si Tagoro. Along gentle, gentle. Nagsimula ang episode kay Eugene na nasa kalagitnaan ng misyon para bawiin mula kay Vincent ang natitirang artifact na tinatawag na Shadow Sword o Conjuring Blade. May kapangyarihan ito na magbigay ng lakas at kapangyarihan sa nilalang na may hawak nito. Pinadala siya ni Jericho sa mansyon ni Don Paquito dahil ang inaatake lang daw ni Vincent ay ang mga tauhan ni Don Paquito at maaaring nandito sa lugar si Vincent. Nagtakbuhan ang mga tauhan ni Don Paquito nang dumating si Vincent sa lugar. Napag-alaman natin na kapatid pala niya si Micaela at ang pakay niya sa lugar ay sagipin ang kanyang kapatid. Nang hini ni Eugene ang Conjuring Blade ay tumanggi si Vincent at naglaban ang dalawa. Hindi makatama ng atake si Eugene sa sobrang bilis ng mga kilos ni Vincent. Sa huli ay sumuko na lang siya at hinayaan si Vincent sa kanyang trip. Nabigo si Vincent na i-rescue si Micaela sa lugar dahil ipinadala na pala ni Don Paquito ang kapatid niya sa Kubikukuri Island kung saan nakatira si Mr. Valdez. Doon ay sinabi niya kay Mr. Valdez na inatake ng yokai ang kanyang mansyon at kinumbinsin naman siya ni Mr. Valdez na ligtas siya sa bahay niya. Sa loob ay tinipo ni Mr. Valdez ang mga mayayamang businessman para maglaro at sumugal sa kanyang inihandang palaro kung saan pinaglalaban niya ang mga yokai laban sa mga yokai. Doon ay nakita ni Don Paquito ang yokai na si Helen na tinapat sa isa pang yokai na si Tagoro. Ginamit ni Tagoro ang 30% ng kanyang lakas para labanan si Helen. Napasigaw sa galit ang isa sa mga businessman ang matalo ang kanyang tinayaan. Sinabi ni Mr. Valdez kay Don Paquito na si Tagoro ang kinuha niyang magiging bodyguard nila. Dahil dito ay kumbinsido na siya na magiging ligtas siya mula kay Vincent. Pagtapos ay nilipat na nila ng kulungan si Micaela ngunit nang buksan nila ang trapal ay nagulat sila nang wala na dito si Micaela. Successful na naitakas na pala siya ng mabait na tauhan ni Don Paquito. Ngunit nang pasakay na sila sa helicopter ay nagulat sila nang makita ang kuya ni Tagoro para pigilan sila. Pinatay niya ang tauhan na dahilan para humagulgol sa iyak si Micaela at mag-produce ng sandamakmak na crystal gems. Tuwang-tuwa si Don Paquito nang makita ang mga ito at tila ba malapit na makuha ni Mr. Valdez ang buo niyang tiwala. Nag-request si Don Paquito na asikasuhin sila Vincent at Eugene na nahuling ng gulo sa kanyang mansyon. Sinabi ni Mr. Valdez na ang Team Tagoro na ang bahala sa kanila.
Ang team na ito ay kinabibilangan nila Karaso, Bui, na kababatang Tagoro at kanyang kuya. Kinabukasan ay chineer up ni Charlene si Eugene mula sa pagkatalo niya mula kay Vincent. Sinabi niya na may nahanap na si Master Jericho na mag-detraining kay Eugene para mas lumakas siya. Ang pangalan daw niya ay Master Jeremiah, isang sikat na martial artist na gumagamit ng Reiko Hadouken. Narinig ni Alfred ang usapan nila at nagpa siya na sasama siya sa training ni Eugene. Sa sumunod na araw ay pinuntahan na nila ang templo ni Jeremiah. Hindi niya alam kung bakit nandun din si Alfred, kaya naman ay nagpaliwanag siya na gusto niyang mag-training para magpalakas at matalo si Eugene. Sa kalagitnaan nito ay nag-away sila ni Eugene at nang marindi si Jeremiah sa kanilang inay ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Agad nilang sinimula ng kanilang training kung saan kailangan ni Eugene na mag-finger stand sa loob ng 12 hours. Na-disappoint siya kay Eugene na mabilis na sumuko sa kanyang training. Hindi niya nagigets kung ano ang point ng finger stand sa kanyang pagpapalakas at pagpapabilis para labanan si Vincent. Hinamon niya si Eugene para makita niya ang magiging bunga kung sakaling seryosohin niya ang training. Nakita niya na ginagaya ni Eugene ang technique ni Vincent at sinabi niya na hindi lang bilis ang pwedeng ipang tapat sa bilis. Sa isang punto ay nagawa ni Eugene na gayahin ang technique ni Jeremiah na ikinagulat naman niya. Sa huli ay hindi siya umubra kay Jeremiah, ngunit dahil dito ay bumalik ang gana niya sa pag-training. Nagpahinga siya at nakita si Alfred na nagtitraining pa rin hanggang ngayon. Inatasan siya ni Jeremiah na hiwain ang malaking bato gamit lang ang espada na gawa sa kahoy. Dumating si Jeremiah at sinabing mas kahanga-hanga ang determinasyon ni Alfred kumpara kay Eugene. Hindi daw siya magtataka kung balang araw ay matalo siya nito sa lakas. Kinagabihan ay nagmukmuk si Vincent dahil bigo pa rin siya na masagip si Micaela. Kinomfort siya ni Dennis na hiningi mula sa kanya ang Conjuring Blade para isauli kay Eugene. Tumanggi siya at nagalit dahil napapansin niyang napapalapit na siya sa mga tao. Sa parehong gabi ay nakita natin ang nasa ilalim ng sinkhole. Sa ilalim ay itinayo pala ni Mr. Valdez ang isang facility kung saan gumagawa sila ng makina na kayang magbukas ng malaking lagusan papunta sa mundo ng mga halimaw. Sinabi ng scientist na kailangan pa nila ng pondo para mas lalong mapalakas ang enerhiya mula dito. Dahil nakukuha na niya ang tiwala ni Don Paquito at iba pang businessman ay kampante siya tungkol dito. Kinausap din niya si Tagoro na suportado ang kanyang misyon na pagdugtungin ang mundo ng mga tao at halimaw. Sinabi niya na masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga tao at gusto niyang pumunta sa mundo ng mga halimaw para labanan ang mas malalakas na nila lang. Sa puntong ito ay 14 days nang nagtitraining si Eugene at mapahanggang ngayon ay palpak pa rin siya sa finger stand. Sinabi ni Jeremiah na hindi pa rin siya uubra kay Vincent sa lagay niyang ito at mas mabuti pa raw na sumuko na siya sa pagtitraining at pagiging spirit detective. Marami naman daw ang pwedeng ipalit kagaya na lang ni Alfred. Wala din daw magagawa si Master Jericho kung mag-quit siya at hindi basta-basta babawiin ang buhay na ibinalik sa kanya. Sinabi naman niya kay Charlene na i-report kay Jericho na nagsasayang lang sila ng oras sa pagtitraining kay Eugene. Sa spirit world ay ibinalita na niya na nauubos na daw ang pasensya ni Eugene sa training. Nakita naman ni Eugene na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko si Alfred sa paghiwa ng bato kumpara sa kanya na malapit ng sumuko. Napagod siya at naalala ang pagiging hopeless niya na ipagtanggol ang mga tropa niya mula sa yokai. Muli niyang ginamit ang espada at dahil sa kanyang determinasyon ay nagawa niyang mahiwa ang bato gamit ang spirit sword. Na-inspire si Eugene sa kanya at muling bumalik sa training. Lumipas ang ilang araw ay na-master na ni Eugene ang training na ilang beses na niyang muntik sukuan. Natuwa sa kanya sila Charlene at Jeremiah. Sa labas ay pinakita na sa kanya ni Jeremiah ang dahilan kung bakit yun ang training na binigay sa kanya. Sinabi niya na iputok ang Reagan sa labas. Nagulat sila Charlene sa napakalakas na energy na nilabas ni Eugene. Maging si Tagoro ay naramdaman ang enerhiyan ito at nakaramdam ng matinding alam yun na. Na-excite rin ang kuya niya dahil baka nga makita ulit niyan isang 10% lakas ni Tagoro. Naramdaman ni Jeremiah ang presensya ni Tagoro kaya naman ay kinausap niya si Eugene. Pinagkatiwala at binigay niya kay Eugene ang isang orb na magiging susi ni Eugene para magamit ang estilo ng Reiko. Sinabi niya na dito na nagtatapos ang training nilang dalawa at maaari na nilang lisanin ang templo.
Nangako ang dalawa na babalik sila para mag-training ulit at magpaalam na kay Jeremiah na proud na proud sa kanilang dalawa. Kinagabihan ay pinuntahan ni Tagoro si Jeremiah. 50 years ago ay magkaibigan pala sila at martial arts partners rin. Ngunit noon pa man ay puro pakikipaglaban lang ang nasa utak ni Tagoro at upang maging mas malakas ay binente niya ang kanyang kaluluwa. Simula noon ay hindi na siya tumatanda. Nang malaman niya na binigay na ni Jeremiah ang Reiko kay Eugene ay napagpasyahan niyang ligpitin na lang si Jeremiah. Naputo lang eksena sa Yukimura Diner kung saan nagmumukbang si Eugene. Dumating si Jenny at kinamusta siya dahil ilang linggo na siyang hindi pumapasok sa school. Nang matapos kumain ay lumabas na siya kasama si Jenny. Sa kanyang paglalakad ay nagulat siya nang biglang maglaho si Jenny. Nakita niya na kanidnap ni Vincent si Jenny at agad naman niya itong hinabol. Nagmadali naman si Charlene na hingi ng tulong ni Alfred sa pagsagip kay Jenny. Narating ni Eugene ang lungga ni Vincent at agad naman niyang sinimulan ang kanyang atake. Sa isang punto ay ginamit pa nga niya ang spirit punch laban kay Vincent. Ginamit ni Vincent ang kanyang bilis ngunit nakakayanin na itong sabayan ni Eugene. Nagkaroon ng pagkakataon si Eugene na gamitin ang ray gun laban kay Vincent ngunit nakailag naman siya mula dito. Muli niyang sinabi na ibalik si Jenny at bago pa matuloy ang laban ay pinigilan sila ni Dennis. Sinabi niya na hindi si Vincent ang kidnapper ni Jenny. Bago patuluyang mag-walk out si Vincent ay binanggit ni Dennis na alam na niya kung nasaan si Micaela. Samantala, sa isang barko ay makikitang doon pala dinakip si Jenny. Sinampal niya si Vincent at nakita niya ang katotohanan na nagbabalat kayo lang pala ang kapatid ni Tagoro bilang si Vincent. Dinala si Jenny sa Kubikukuri Island kung saan nakakulong din doon si Micaela. Ang pagkakadakip ni Jenny ay plano pala ng kuya ni Tagoro para ilor si Eugene sa lugar at labanan ang kanyang bunsong kapatid. Sinabi ni Mr. Valdez na ipapadala na niya ang imbitasyon sa mga mayayamang businessman dahil malapit nang magsimula ang palaro. Sinabi ni Dennis sa dalawa ang kanyang natuklasan at may hinala rin siya na parang isang trap ang panginidnap na ito. Gayunpaman ay gusto pa rin ni Eugene na sagipin si Jenny sa Kubikukuri Island at hiningi niya ang tulong ni Vincent para iligtas din daw si Micaela. Sa daan papunta doon ay naabutan sila ni Alfred at sinabing gusto niyang sumama sa kanilang misyon. Nagkaroon ng saglit na trash talk sila Alfred at Vincent hanggang sasalubungin sila ng tauhan ni Mr. Valdez para sunduin papunta sa nasabing isla. Sa huling eksena ay makikita ang malaking butas mula sa malakas na suntok ni Tagoro na naging dahilan ng pagkatalo at pagkamatay ni Master Jeremiah. Nagsimula ang episode sa barko ni Mr. Valdez kung saan hinahatid na sila Eugene papunta sa isla ng Kubikukuri. Sinabi ng tauhan ni Mr. Valdez na mababawi lang niya si Jenny kapag natalo niya ang yokai na hinanda ni Mr. Valdez para sa kanya. Binanggit ni Dennis na tila ba isang tournament ang nag-aantay para sa kanila at maaari daw na pagpupustahan sila ng mga mayayamang businessman. Natuwa naman si Mr. Valdez nang makita na dumalo ang lahat ng businessman na kanyang inimbitahan. Habang hinihintay niya sila Eugene ay naglaro sila ni Don Paquito ng tao o ibon. Dalawang beses niyang pinahulaan ito kay Don Paquito at dalawang beses ring mali ang hula niya. Sinabi niya na ang pagsusugal lang ang tanging kasiyahan niya at para patunayan ang kanyang pagmamahal dito ay naglaro siya ng Russian roulette. Dahil sa kanyang swerte sa mga sugal ay kumpiyansa siya na mananalo rin siya sa tournament na hinanda niya. Samantala sa Spirit World ay sinabi ni Jericho kay Charlene na hindi pa niya binabanggit kay Eugene ang pagkamatay ni Master Jeremiah para makapag-focus siya sa kanyang misyon. Naramdaman ni Jenny ang presensya ni Eugene at tama nga siya dahil narating na ng pupunan ni Eugene ang isla ng Kubikukuri. Inahak nila ang landas papunta sa mansyon ni Mr. Valdez at sa kalagitnaan nito ay humiwalay si Vincent na ayaw makipag-cooperate sa kanila. Nagalit si Alfred pero nagpatuloy pa rin sila. Sa gusaling ito ay sinalubong si Vincent ni Bowie na member ng Team Tagoro. Binigyan ni Vincent ng chance si Bowie para mag-back out ngunit tumanggi siya at natuloy na ang laban. Sa daan naman nila Eugene ay biglang sumulpot si Caraso na nainggit sa bagong rebound na buhok ni Dennis. Pinatuloy ni Dennis sila Eugene sa kanilang landas at sinabing siya na daw ang bahala kay Caraso. Sinabi ni Caraso na excited na siyang makita ang Yoko form ni Dennis. Tuwang-tuwa ang mga mayayamang sugarol at tumaya sila ng mga milyones kina Caraso at Bowie.
Nahirapan si Vincent sa lakas ng impact ng mga atake ni Bowie at wala siyang magawa kundi umilag lang. Lumipas ang ilang sandali ay mas na-utilize na ni Vincent ang kanyang bilis na dahilan para makapag-counter-attack siya at wasakin ang parte ng kalasag ni Bowie. Nag-focus siya sa strategy na ito at di nagtagal ay nagawa na niyang basagin ang helmet ng kalaban. Napansin ni Bowie na nakakalamang na si Vincent kaya naman ay tinanggal niya ang mabibigat na parte ng kanyang kalasag. Naninig ang itlog ng lupa at ni Vincent sa sobrang bigat ng mga kalasag na tinanggal niya. Muling inatake ni Vincent si Bowie ngunit sa pagkakataon na ito ay mas mabilis na ang kanyang mga kilos na dahilan para mawala ang momentum ni Vincent at maatake ni Bowie. Ginawa niya ang lahat ngunit na-overpower pa rin siya ni Bowie. Nagulat si Bowie nang makitang bumangon pa si Vincent mula sa attack na ito. Dahil natatalo na siya kay Bowie ay tinanggal niya ang kanyang bandages sa kanyang braso para ihanda ang kanyang sacred technique na tinatawag na Black Dragon Spirit. Inatake niya si Bowie gamit ito at tanging aura at lakas lang ang naging depensa ni Bowie mula dito. Natalo siya at nag-emote kay Vincent tungkol sa pagkatalo niya mula kay Tagoro. At dahil natalo rin siya kay Vincent ay isa na siyang loser at wala nang rason para mabuhay. Nakiusap siya kay Vincent na patayin na lang siya ngunit hindi siya pinagbigyan ni Vincent sa kanyang wish. Samantala, matapos ang mahabang chikahan ay nagpatuloy na sila Dennis sa kanilang laban. Ginamit ni Dennis ang kanyang latigo para saktan si Caraso ngunit nabigo siya nang gamitin ni Caraso ang kanyang bomba. Naboringan si Caraso sa kanya at pinilit na gamitin ang Yoko form niya. Patuloy siyang niritot ng bomba ni Caraso at mahusay naman niyang ginamit ang kanyang latigo para umilag mula dito. Patuloy na naglaban ang dalawa at sa kalagitnaan nito ay ginamit ni Caraso ang vanishing bomb at nagpakalat ng mga invisible na bomba sa paligid. Ginamit ni Dennis ang mga talulot ng kanyang mabangong rosas para paputukin ang matigas na mga bomba. Nag-counter-attack siya at hinagisa ng matalim na rosas si Caraso na ikinabutas naman ang kamay niya. Minaliit ni Caraso ang kanyang rosas at niregaluhan si Dennis ng isang malakas na atake. Inakala niya na natalo na si Dennis ngunit nagulat siya nang makita na buhay pa pala siya at gamit na ang kanyang Yoko form. Muling ginamit ni Caraso ang kanyang bomba ngunit madali naman itong nasa salag ng mga halaman ni Dennis na tinatawag na OGG plants na sensitive sa mga kilos. Pinilit ni Caraso na iwasan ang atake ng mga halaman ni Dennis ngunit nahuli pa rin siya nito. Naninig ang talulot ni Dennis nang maramdaman na paubos na ang kanyang enerhiya. Unti-unting nalanta ang kanyang mga halaman dahilan para makawala si Caraso at makapag-counter-attack. Pilit na nilapitan ni Dennis si Caraso gamit ang kanyang normal form ngunit pinaputukan lang siya nito ng bomba. Nagyabang si Caraso dahil sa panghihina ng kanyang kalaban ngunit nagulat siya nang marinig ang tawa ni Dennis. Sinabi niya ang patungkol sa Seed of the Death Plant na tinanim niya mula sa butas sa kamay ni Caraso nung natusok siya ng mabangong rosas ni Dennis. Unti-unti itong tumubo sa kaloob-looban niya at pinagtutusok ang kanyang mga kalamnan. Sa isang salita lang ni Dennis ay tumubo na ang mga ito palabas na naging dahilan ng kamatayan ni Caraso. Pagtapos ay umalis na siya at nagkita sila ni Vincent sa daan. Matapos ang saglit na usapan ay nagano sila at tumungo na sa mansyon ni Mr. Valdez. Natalo ang mga milyones na pinusta ng mga businessman ngunit baliwala lang sa kanila ito dahil nag-enjoy naman sila sa mga laban. Maliban na lang kay Don Paquito na hindi matanggap ang kanyang nawaldas na milyones. Pinakalma siya ni Mr. Valdez at sinabing pwede pa siyang makabawi sa main event. Umanda ka, Eugene! Samantala, napuntahan na nila Eugene ang malaking mansyon ni Mr. Valdez at napagpasyahan nilang maghiwalay. Sinabihan naman ni Micaela si Jenny ng mga impormasyon patungkol sa mga yokai. Kiningi niya ang kamay ni Jenny at pinagaling ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang sandali ay nakaisip si Jenny ng paraan kung paano makakalabas ng kulungan. Nagpanggap siyang may sakit at nang lumapit ang isang bantay ay ginamit niya ang isang atake na natutunan niya mula kay Eugene. Lumabas siya ng kulungan at pinalabas rin si Micaela ngunit ayaw niyang tumakas sa takot na baka mapahamak si Jenny sa pagtulong sa kanya. Matagumpay siyang nakumbinsi ni Jenny at formal nang nagkakilala ang dalawa. Hello,
Keiko. Habang naghihintay sa main event ay nakita sila ni Mr. Valdez sa CCTV. Maingat nilang iniwasan ang mga bantay sa lugar at unti-unting tinahak ang daan palabas hanggang sa... Literal na naninig ang itlog ni Alfred mula sa suntok nito, ngunit napawi rin ang sakit nang makita niya ang kagandahan ni Micaela. Na love at first sight siya sa kanya at nangakong ililigtas ang dalawa. Habang tumatakbo si Eugene ay kinausap siya ni Master Jericho na hindi pa rin masabi kay Eugene na patay na si Master Jeremiah. Aksidente namang nabuksan nila Jenny ang kulungan ng isang agresibong yokai na agad humabol sa kanila. Tumakbo sila at nag-focus si Alfred sa pag-protect kay Micaela. Naninig ang itlog ni Jenny sa sakit ng sipa ni Alfred, ngunit kung di dahil dito ay minukbang na sana siya ng yokai. Patuloy silang hinabol nito, ngunit kinuha ni Alfred ang atensyon ng yokai. Nakaisip si Jenny ng paraan para makatakas sila mula sa yokai sa pamamagitan ng pagsara ng shutter ng lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang bigla silang harangin ng kuya ni Taguro. Matapos malaman ni Alfred na kinidnap niya si Jenny ay agad niya itong sinugod at hinampas ng tubo. Hindi ito umubra at nagulat pa nga sila nang makita ang kapangyarihan ng nakatatandang Taguro. Narating na ni Eugene ang stadium at agad naman pinangako sa kanya ni Mr. Valdez na ibabalik sa kanya ng ligtas si Jenny kapag natalo niya ang kalaban niyang yokai na walang iba kundi si Taguro. Umanda ka, Eugene! Sinabi ni Taguro na warm up lang daw muna at excited daw siya na makita ang Reiko na ipinamana ni Master Jeremiah sa kanya. Sinabi ni Mr. Valdez sa mga businessman na times 3 ang kanilang mapapanalunan kung mananalo ang tatayaan nila. Lahat sila ay tumaya ulit ng milyones para kay Taguro. Biglang dumating ang kanyang tauhan na nagsabi sa kanya na nagawa na daw ng scientist ang makina. Tuwang-tuwa siya sa balitang ito at ipinag-utos niya na buksan na ang lagusan sa mundo ng mga halimaw. Sa huling eksena ay nag-turn on na ito at agad namang nagsisulputan ang mga demon worm sa mundo ng mga tao. Nagsimula agad ang episode sa laban nila Alfred at nakatatandang Taguro. Walang binatbat si Alfred sa kanyang mga atake at tanging tubo lang ang naging depensa niya. Bago siya matuluyan ay biglang binato ni Jenny ng fire extinguisher ang kuya ni Taguro, ngunit baliwala lang ito sa kanya. Nag-change target siya at nang makita ni Alfred ang napapalapit na trahedya ay naalala na naman niya ang kanyang mga tropa. Dahil dito ay nabuhayan siya at nagawang gamitin na ang kanyang spirit sword. Agad niyang pinigilan ang balak ng kalaban at tagumpay naman niyang hiwa-hiwain ang nakatatandang Taguro hanggang siya ay bumagsak. Agad na nagdiwang si Alfred at napansin naman ni Micaela na nagre-regenerate na ang nakatatandang Taguro. Bigla niyang tinusok si Alfred at mabilis din siyang naka-recover mula sa mga pinsalang kanyang natamo. Sasampaling kita ng Eugene, umanda ka na. Samantala, nagsimula na ang laban nila Eugene at Taguro na gamit-gamit ang kanyang 10%ong lakas. Walang talab ang mga suntok ni Eugene kay Taguro at di hamak na mas malakas talaga si Taguro sa kanya. Nag-iba ang scaffold mula sa atake ni Taguro at muntikan pang ang mapahamak ang mga mayayamang businessman. Natakot at tumakbo silang lahat maliban na lang kay Mr. Valdez na kalmado pa rin pinapanood ang laban. Pinuntahan ni Don Paquito ang kulungan ni Micaela para iuwi na siya, ngunit nagulat siya nang makitang wala ng laman ang kulungan. Sa halip ay naninig lang ang itlog niya nang makita ang yokai na humanting kina Alfred. Naputol ang eksena kay Mr. Valdez na pinanood ang kanyang makina na gumagawa ng lagusan sa mundo ng mga halimaw. Sa Spirit World ay nagmadali naman si Master Jericho na gamitin ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng pansamantalang barrier sa sinkhole. Sinabi niya kay Charlene na kailangan nilang puntahan ang may kagagawan nito. Pinuntahan ni Jericho si Mr. Valdez at nakiusap na isara na niya ang makina. Tinanong niya kung ano ang mithiin ni Mr. Valdez at sagot naman niya ay gusto lamang niyang makakita ng mas malawak na mundo. Muling nagising ang pagiging sugarol ni Mr. Valdez at inaya si Jericho sa isang sugal. Kapag nanalo daw si Taguro ay dapat tanggalin ni Jericho ang barrier at kapag nanalo naman si Eugene ay isasara na niya ang makina. Inayari niya ang kanyang buhay sa sugal na ito na dahilan para makumbinsi si Jericho na pumayag na dito. Pagtapos ay nakita niya sa CCTV na hinahabol na ng fully recovered na nakatatandang Taguro sila Jenny. Nang makataka sila ay sinarado ni Mr. Valdez ang daanan palabas. Sa halip ay binuksan niya ang room na kalapit nito na agad namang pinasok ng tatlo.
balik sa laban ay wala pa ring binatbat si Eugene kay Tagoro. Nakita niya ang isang nakausling bakal at nakaisip ng bright idea. Sa kasamaang palad ay hindi ito umubra kay Tagoro na na-anticipate ang kanyang strategy. Binato ni Tagoro si Eugene ng malaking bakal at bago ito tumama sa kanya ay sinagip siya ni Vincent. Dumating rin si Dennis na ginamit ang kanyang halamang latigo para ibato ang bakal pabalik kay Tagoro. Nagpasalamat si Eugene sa kanya at nagpakipot naman si Vincent at sinabing hindi niya ito ginagawa para sa kanya. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga ninyo, hindi niyo ako matatalo. Nagtulong-tulong ang tatlo para labanan si Tagoro na humanga naman sa synergy nila sa pakikipaglaban. Kahit na solid ang kanilang teamwork ay hindi pa rin sila umuubra sa lakas ni Tagoro. Sa isang punto ay nagawa ni Tagoro na isa-isa silang patumbahin. Bago pa man tuloy ang paslangin ni Tagoro si Eugene ay muli siyang sinagip nila Dennis. Nagkaroon si Eugene ng pagkakataon para ituloy ulit ang kanyang strategy at nang i-utilize niya ang ray gun para dito ay nagawa na niyang gawing barbecue si Tagoro. Habang nakatusok si Tagoro at di makagalaw ay muling ginamit ni Eugene ang ray gun para paputukan si Tagoro. Inakala ng buong kupunan ni Eugene na natalo na si Tagoro ngunit naninig ang kanilang mga itlog nang makita si Tagoro na ginamit na ang kanyang 30%ng lakas. Naririnig niyo ba? Ako tendero ng balot. Agad niyang inatake ang tatlo at nagawang patalsikin si Eugene. Dumating na sila Jenny sa lugar at nang subukan niyang tuluman si Eugene ay biglang sumulpot din ang kuya ni Tagoro na umepal sa kanilang daan. Proud na proud ang nakatatandang Tagoro sa chaos na ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Nakita niyang natalo si Eugene at sinabing walang saysay ang pagkamatay ni Master Jeremiah. Nanlumo sila Eugene at Alfred nang marinig na patay na ang kanilang ginigalang na Master. Nag-recap din ang kuya ni Tagoro at kinuwento ang storya nila Master Jeremiah at Tagoro. Pareho daw silang aspiring martial arts master noon at sa isang punto ay nagkataliwas ang kanilang landas. Dahil tao lang siya ay tumanda si Jeremiah samantalang naging yokai naman si Tagoro at na-preserve ang kanyang edad. Naninig ang itlog ni Charlie nang malamang tao pala si Tagoro noon kaya naman ay ini-stop niya ang data file ni Tagoro. Binigay daw ni Master Jeremiah ang Reiko kay Eugene at nang puntahan siya ni Tagoro ay naglaban ang dalawa na nauwi rin sa pagkamatay ni Jeremiah. Binuhat ni Tagoro ang kanyang kuya at dahil napikon siya sa pang-iistorbo sa kanilang laban ay nagalit si Alfred at ginamit ang kanyang espada para atakihin si Tagoro ngunit madali lang naman niya itong nasalo. Habang pinapanood ni Eugene ang paghihirap ni Alfred mula kay Tagoro ay naalala niya ang huling pangaral ni Master Jeremiah sa kanya. Na-appreciate niya ang tiwalang binigay sa kanya ni Jeremiah nang ipamana niya ang Reiko sa kanya at naalala ang kanyang pangako na gagamitin niya ang Reiko sa pagprotekta ng mga inaapi. Nabuhayan ng loob si Eugene at inatake si Tagoro gamit ang Reiko. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay nalibing sa ilalim ng lupa si Tagoro. Muli nilang inakala na natalo na si Tagoro ngunit nagulat sila nang bumangon siya mula sa lupa at gamit-gamit na ang kanyang 100%ng lakas. Gamit lang ang 1 feet ay nakapagpalabas si Tagoro ng malabalang atake. Ginamit rin niya ang finger bullet laban kay Eugene na umaasa lang sa Reiko para depensahan ang kanyang sarili. Maging ang kanyang ray gun ay nakancel lang ng finger bullet ni Tagoro. Muling bumagsak si Eugene mula sa kamay niya at tinanong kung ano nga ba ang pinanghuhugutan niya ng lakas. Nakita ni Jericho ang buong pangyayari at kinabahan na baka nga matalo siya sa pusta. Bigla siyang vinoice call ni Charlene at sinabing natuklasan na niya ang buong kwento kung paano naging yokai si Tagoro. 50 years ago daw ay tao pa at isang tanyag na martial artist si Tagoro. Hinamon siya ng yokai na nagngangalang kay Ren sa isang laban at nang matalo siya ay pinaslang at kinain daw niya ang mga estudyante ni Tagoro. Dahil sa trahedyang ito ay binente ni Tagoro ang kanyang kaluluwa para maging yokai. Gusto niyang lumakas pa si Eugene kaya naman ay inatake niya sila Jenny at Micaela. Hindi niya ito pinatama at binantaan si Eugene na kung hindi pa siya magpapakita ng mas malakas na atake ay itatama na niya ang susunod na finger bullet. Hindi na impress si Tagoro sa ataking ito.
Sinabi niya na hindi sapat na galit lang ang pinamuhubutan niya ng lakas at dapat daw ay gayahin siya na nagbenta ng kaluluwa at tinalikuran ang kanyang pagkatao para maging mas malakas. Nang gagamitin ulit niya ang finger bullet kila Jenny at Micaela ay biglang dumating si Vincent at pinigilan ang kanyang atake. Bumangon din sila Dennis at tulong-tulong nilang pinigilan si Taguro ngunit binalibag at sinuntok lang sila na parabang mga laruan. Nilapitan ni Taguro sila Jenny at bago pa man niya magawa ang kanyang balak ay muling humarang sa daan si Alfred. Ginamit niya ang kahuli-hulihan niyang itlog para pigilan si Taguro ngunit sinuntok lang siya nito. Naramdaman niya ang nalalapit niyang kamatayan at sinabi kay Eugene na may tiwala siyang matatalo niya si Taguro. Pagtapos ay tuluyan ng binali ni Taguro ang tiyan ni Alfred. Nang makita niyan siya na lang ang huling depensa ay biglang lumakas ang kanyang spirit energy. Hindi inasahan ni Taguro ang napakabilis at lakas niyang atake. Dumating si Charlene at sinabi ni Jericho na halos kapantay na ng spirit energy ni Eugene ang 100%ng lakas ni Taguro. Binanggit din niya na kalungkutan na ang pinanghuhugutan niya ng lakas ngayon. Hindi na impressed si Taguro sa pinanghuhugutan niya ng lakas at minaliit ang power up ni Eugene. Binuhos ni Eugene ang buo niyang spirit energy sa kanyang daliri at ginamit ang Mega Ray Gun. Binuhos din ni Taguro ang buo niyang lakas para pigilan ito. Sa huli ay hindi niya ito kinaya at bago siya mamatay ay na-impress na siya sa lakas ni Eugene. Nakita nilang humihinga pa si Alfred at dali naman siyang pinuntahan at pinagaling ni Micaela. Nagpasalamat si Micaela sa kanila at nang makita ni Alfred ang kanyang mga ngiti ay kinilig ang ano niya. Nakita na ni Vincent ang kambal niyang kapatid ngunit nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin ba niya ang katotohanan na magkapatid sila. Lumapit sa kanya si Dennis at binigay ang Conjuring Blade para isauli sa spirit world. Nakita siya ni Micaela at napansin na pareho ang kanilang mga mata. Naisip niya na baka siya ang kakambal niya na matagal na rin niyang hinahanap. Tinupad naman ni Mr. Valdez ang kasunduan nila ni Jericho at tuluyan ng isinara ang makina na dahilan para magsarado ang lagusan sa mundo ng mga halimaw. Bumalik sila Charlene sa spirit world at tuluyan ang nagpakamatay si Mr. Valdez bilang huling parte ng kanilang kasunduan. Nalaman nila Charlene na nag-volunteer si Taguro na mapunta sa pinakamalalang impyerno. Sa daan papunta doon ay sinalubong siya ni Jeremiah at kinumbinsin na pumili na lang ng ibang impyerno. Alam niyang napunta lang sa landas na yun si Taguro dahil hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante. Sinabi niya na hindi niya kailangang parusahan ang kanyang sarili dahil buong buhay na siyang nagdusa mula sa pagkabigong protektahan ng kanyang mga estudyante. Gayunpaman ay sinabi lang ni Taguro na mas lalakas pa si Eugene at nagpatuloy na sa kanyang daan papunta sa pinakamalalang impyerno. Sa labas ng mansyon ni Mr. Valdez ay nilapitan ni Micaela si Vincent at tinanong kung magkapatid ba sila. Hindi sinabi ni Vincent ang katotohanan at sa halip ay binanggit niya na isa lamang siyang kaibigan at kakampi nila Eugene. Sumakay na sila sa barko at nilisan na ang isla ng Kubikokori. Nilapitan ni Vincent si Alfred at binulungan na tigilan na ang paglandi kay Micaela. Nagpasalamat naman si Jenny kay Eugene sa pagsagip sa kanya. Sa huling eksena ay naghanda na sila para hanapin ang One Piece.